Si Garma po ay nagkaroon po siya ng affidavit at sinabi po niya na meron pong double model na 3 levels of payments. Meron po siya sinasabi sa affidavit niya eh. Ang sabi niya, yung first suspect is killed. Ang binabayad daw po ay 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, ang sinasabi niya yung co-plan, yung pong plan na pinapaan po yung planned operation. At yung third daw po ay yung pong refund ng operational expenses. Ito po ba sinasabi ni Colonel Garma na pag binabayad doon sa mga namamatay na 20,000 to 1 million, which, by the way, corroborated by the testimony of Tata and Andy, is true? Correct. So, ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi, hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito nga, ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan, o ito, for a particular project. Pagka na-accomplice nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan. Mr. President, in some interviews you have mentioned that and you have spoken about the reward system. And sinabi nyo, patay o buhay? Patay, better. Buhay, okay lang. Correct. Yes, so ibig po sabihin ay mas okay sa inyo kapag patay. Mas maganda kung patay, sir. And that's the reason why we are trying to encourage our citizens to kill all those addicts. No, not addicts. To kill the criminals. Not addicts because addicts are victims of the criminals running the drug syndicates. Mr. Mr. President, yan, kasi there is a report, no? Na nagsalita po kayo noong July 1, 2016 that was covered by The Guardian. At sinabi niyo po dito, if you know of any addicts, go ahead and kill them yourself as getting their parents to do it would be too painful. I am talking of the drug manufacturers and drug dealers. That is a... So mali po I to. I don't know who wrote it. I am not bound by it. Huwag mong iano yan, sir. Hindi ko trabaho yan. Get it from my mouth. Because I was the man. Ano po to, Mr. President? Live, ano po to, interview po? Ano po to, video? Talagang sinabi ko, pero hindi tama yan. Eh, nasa video po, Mr. President. Sinabi hindi addict. Sabi ko, drug dealers and drug pusher. Bakit mo patayin yung addict? Dali mo sa ospital. It's a common sense. Ang polisiya po ng ating pong gobyerno, ng gobyerno nyo, yung pong neutralization, illegal drug personalities nationwide, kailangan po siyang ma-neutralize. And as a matter of fact, ito po ay issued nung Memorandum Circular Number 16-2016. And according to General Gamboa, when I heard it in the Senate, sabi niya, confidential po to. At nakakaalam lamang po ay yung mga commander. As a matter of fact, yung po sinabi niyo, commander yung mga chief of PNP ng DDS. Bakit po siya naging confidential, Mr. President? Again, sir, what's the question? Bakit po kaya naging confidential yung pong utos na negation and neutralization of all those personalities sa illegal drugs? Standard yan, sir. That is standard. Hindi naman minano ng polisya. There is a directive. It is confidential. And if there is a list, it cannot be made public. Not even shown to anybody, pati sa yung mga... Kasi Mr. President, kung negation and neutralization, alam naman po natin, according nga kay Chairman Abante during our discussion, na ang meaning po ng negation ay patayin, neutralize, patayin. So, is there really an intent to hide this and make it a confidential in order the lower ranks ng ating kapulisan na hindi po malaman yung inyong kautusan? I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers pati yung mga
big-time drug distribution, patayin. Hindi ko, I will not deny it. At kung ako mabalik ako pagka-mayor, tublahin ko yun. And I want to make it clear, Mr. President, Mr. Chairman, that nung panahon po ng ating pong Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron po tayong 210,000 na mga kapulisan. And during that time, kung titignan mo yung mathematical computation, if ever na nagkaroon po tayo ng 20,000 na killed during that time, ay kung magkakaroon po tayo ng ratio na 1:1, ay sasabihin po natin that majority of the members of the PNP ay hindi naman po na-involved dito po sa war on drugs. Would you agree with me with that, Mr. President? Yes, sir. Mayroon kasi yung mga drug enforcement units na siguro. Sila lang not, po na-involved? Not all policemen, any police department of a city or a province are dedicated to the drug operations. Meron talaga yung unit, sir, hindi lahat. There's the anti-smuggling, anti-narcotics, ganun, may especially... Thank you, Mr. President. Mr. Chairman, meron kayong nabanggit sa Guardian. Sa Guardian, noong pong July 1, 2016. At sinabi po ninyo dito, Mr. President, Mr. Chairman, during the campaign, you said 100,000 people would die in his crackdown. With so many dead bodies dumped in Manila Bay, that fish there would grow fat from feeding on them. And out of that 100,000 that you have mentioned, ang reported lamang po na namatay is reported na namatay ay almost 20,000 to 30,000. So were you disappointed on this, Mr. Kulang. Were you disappointed that it's only 20,000 to 30,000? Sir, kung pabalikin mo ako sana pagka-presidente, I will make up for the yung kulang na ano. Kawawa naman po yung mga pamilya, Mr. Mr. President. Actually, marami po mga mga napatay na hindi po nabibigyan ng hustisya, and I think this is not a laughing matter, Mr. Chairman. This is my message, sir. Yes. Pag kumasok ka sa droga, pumasok sa krimen, iyo yan. But iyo yan. Yes, but Mr. President, you manifested. Yes. And they heard me say that do not do it because I will kill you. Yes, but you manifested I understand po. You manifested a while ago that those that were killed during the war on drugs were not all addicts and high value targets. Iyan ang kaya hindi po nagmamatch yung that would be a matter of mathematical ano sir. Hindi lahat talaga tama ka. Okay. It could not be na lahat drugista or even connected with drugs. And because of this pronouncement, you know, Mr. President, because you have mentioned of the reward system, doon po sa nabasa kong sa news, and if I may, you know, police were outsourcing extrajudicial killings to the same vigilante gang they accused of murder. Officials of the PNP, andyan po kung mababasa po ninyo, coordinated with vigilantes, selected targets to credit for murders, and on occasion paid for assassinations in the name of the war against drugs. So in other words, Mr. Chairman, because of this war on drugs na pronouncement po ninyo, yung pong anti-drug vigilante group existed because of this tinatawag po nating outsourcing ng mga police. Like what happened, Mr. President, nung kami po ay nag-imbestiga dito, na si Colonel Santi, who testified under oath and made an affidavit na sinasabi po niya na nag-hire po sila ng killer para po kay General Barayuga. At binayaran po nila ng 300,000 pesos. Will you agree with me, Mr. President, that General Barayuga was a victim of extrajudicial killing? I'm sorry, sir. I'm not.
Hindi, wala talaga akong maisabi dyan. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. This happened, Mr. President, during your time. Yeah. But you don't know what happened to General Barayuga? Wala akong. Mr. Chairman, kasi po, panahon po ninyo to, nung mamatay si General Barayuga, and it saddened us kung hindi po natin alam kung ano po nangyari doon sa kaso niyo. Yan ang problema eh. Gusto ko rin malaman kasi it was during my time. I am as much interested as you. Kasi Mr. President, General po to. Pero yung utos ko, opo, inaamin ko. Na ano po? Walang problema yan. Hindi nyo po ba inibisigahan itong tungkol kay General Barayuga? Wala akong nakialam dyan, sir. Kindly wrap up. Kasi po, Mr. That is a personal, maybe, I do not. Kasi po si... Wala akong ano na magpatay ng general. Kasi po, ito pong si Colonel Hector Grijaldo na siya pong nag-aakusa sa amin that kami daw po ay pinuwersa namin siya, kinuwers namin siya, hinaras po namin siya. Siya po ang chief of police ng Mandaluyong when this murder of General Grijaldo happened. At General Barayuga happened. And that's the reason why we are asking about kung nalaman po ninyo itong kasong to, Mr. Sir. Sino yan, sir? Sinong suspect? Well, according po kay Colonel Santi, ang suspect po ay si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. He mentioned in the affidavit that Colonel Leonardo called him. Kaya nga po, tinatanong po namin sa inyo kung nalalaman po niyo yung kaso niyo. I do not know. There should be cases by now. Or case. There should be a case filed by now. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.